Yan, magandang araw mga idol. Kaway-kaway. Yan, kasama po natin si Paring Jomar, ang ating farmer expert dito sa Tupi, South Cotabato. At ngayon pong ngayong umaga mga idol, ituturo ni Paring Jomar sa atin kung paano mag-germinate at magtanim ng ampalaya na direct seedling. Hindi gagamit ng seedling tray. At saka ang ating variety ng S2S ay Galaxy F1 po mga idol. Ano siya? Export quality. F1. Yan. At saka ito po mga idol, binilang natin ang isang lata ay magkano ang presyo nito, Mar? 2,380 mga idol. At saka binilang po namin 475 seeds. Ang isa, 473 seeds. Yan siya mga idol. So hindi nakaabot ng 500. So ano ang first step natin, Idol Jomar? Gagawin natin siya is ibababa natin sa tubig ng 12 hours. So ibig sabihin, simulan natin siya ngayon, ang oras is 11. So 11 a.m. Bukas, 11 a.m. So bukas 11 a.m. tatanggalin natin siya. 24 hours. Oo. Ilalagay natin, bakit natin siya tatanggalin? Ilalagay natin siya dito. Okay. Tapos pagtapos natin siyang tanggalin at ilagay daan, gagawin natin 'yan. Halimbawa lang po mga idol, tatapos na natin siyang ibabad dito. Ang first step natin na gagawin is ibababad natin dito. Oh, sige. So ilalagay lahat ng seeds. So 'yan lahat mga nasa 950 na seeds po 'yan mga idol. Ibababad diyan ng 24 hours. Anong pinaka-purpose niyan, para mag mapalambot natin yung ano natin sa dito. Yung mata niya. Oh, at saka yung mabuhay natin yung laman sa loob. Ayan. So madali siyang mag-germinate. Kasi may tendency kasi nito, mag-i-direct kasi natin siyang itanim. Hindi natin siya gamitan ng ganong technique. Ang mangyayari kasi niyan, naging active yung seed sa loob. Pero hindi niya, wala siya kakayanan na buksan itong labas niya. Ipalabas kasi matigas. Matigas. Yan. Yun po yung secreto natin sa mga seeds na matitigas yung outer shell niya. Talagang ipababa natin siya ng 24 hours sa tubig. Para maglambot yan, no? Oo. Ayan. After nun, gagawin natin, kukuha na tayo ng towel. Oo. Same pa rin sa ginawa natin dun sa ating Carolina. Nag-white towel tayo. Ano naman ang purpose natin sa white towel? Ilalagay naman natin siya sa white towel ng almost 48 hours to 2 days. So total of 3 days lahat. Oh, aantayin natin siya. Ano naman yung ano natin? Aantayin natin siya na lumabas yung first niya na mata. So ilalagay natin siya dito plus ano pa rin to, basa pa rin to siya ng tubig. Pero hindi na siya nakababad sa tubig. Gagawin natin, itatago natin siya sa mga sealed container. Ayan. So ilalagay natin siya sa mga container para yung moist niya nandiyan lang sa loob. Okay. Hindi siya madadry. Kasi kung gagawin natin ito kagaya sa Carolina na isinabit natin, ito kasi malalaki, mabilis siya matuyo. Ang gagawin natin, lagi siya naka-moist. Che-check natin siya every 6 hours kung moist pa siya. Pag moist pa, okay pa. Pag hindi na, lagyan naman natin ulit ng basain naman ulit, tapos ilagay naman natin sa container. Tubig. Until siya na lumabas yung unang ugat. Ayan. Paglabas ng unang ugat, saka tayo magta-transfer doon. Sa area. Ayan. So summarize po natin mga idol ha. 24 hours ilalagay sa tubig dito. After 24 hours mga idol, tatanggalin siya sa tubig, ilalagay dito sa tuwalya, tapos ibabalot. Tapos pero yung tuwalya moist po ito siya mga idol, ilalagay doon. 48 hours. So 2 days po 'yan siya mga idol diyan. Tapos i-monitor kung moist yung tela. Pag hindi, pwedeng basahin ulit itong tela na ito. And then check mo po after 48 hours, pag lumabas na yung unang ugat niya or yung mata niya, that's the time ilagay na po sa area. Ang pinaka the best na gamitin natin tubig dito is rainwater. Rainwater. Bakit parang Juma? Kasi yun kasi yung ano natin, meron kasi siyang active na ano, meron kasi siyang nitrogen. Plus meron na siyang parang active niya na ano, na once na ano yung ano natin, mga buto sa tubig ulan, mabilis siyang tumubo. At saka walang chemicals yun. So ito yung ating rainwater mga idol. Sa kabilang drum. Yan. Saan dito Mar? Yung may mga lumot. Ito yung may mga lumot. Yan ang rainwater mga idol. Ito ang nawasa. Yan. So babasahin na ito siya mga idol ha. At saka abangan nyo, magbibigay po kami ng update next day mga idol.
Yan, so mamonitor natin to pag papakita po natin sa video natin kung meron na siyang mga ugat-ugat, no? Mm. Yan, tapos gaano kadami ang tubig? Tama lang siya na mabasa. Level lang sa seeds. Mm. Yan, yung rainwater po yan siya mga natin, parang hindi siya lulutang-lulutang kasi yan. Oo. Siya lumabas. Ito, punuin natin to, hindi naman to sikip, punuin na lang natin to ng tubig. Ayan. Kasi mayroon lulutang dito eh. Yan, so yan po mga idol, puno na po siya mga idol. Yan, magbibigay po tayo ng update after ilang araw mga idol, ha. Che-check po natin yan. So 24 hours yan siya dyang mananatili mga idol ang ating seeds ng Ampalaya. Yan na siya, yan na yung first step na ginawa natin. So abang-abang naman tayo sa mga sunod na step na rin gagawin. Ayan. Yan mga idol, kaway-kaway tayo dyan, paring Jumar. Ika 4 days na po mga idol mula nung binabad ito siya sa tubig ng 24 hours. After ng 24 hours, hinango po sa tubig, nilagay po dyan sa galon mga idol. At saka ngayon, kamustahin na natin yung ating Ampalaya na seeds. So kasi ito direct seedling po ito siya mga idol. Ito yung mga technique natin mga idol. Sana nasundan nyo po. So lumabas na yung kaniyang mga ugat Marno or yung cotyledons ba yan? Ugat. Cotyledons yan yung first rot niya. First rot niya rin niya siya. Yung color idol. Color rot yun to. Color rot. Yan. So ito ay ready na siyang itanim. Yan. Ganyan so, na po ang mukha mga idol. Huwag masyadong mahaba kasi pag mahaba mapuputol naman siya sa pagtanim. Actually idol, mga idol, ito kahapon to lumabas yung iba. So gawa ng hapon na siya lumabas or kagabi. So ngayon tayo magtatanim. Ito kasi medyo oversized na siya. So mahaba ang technique na natin dito, dapat ganito pa lang, ganyan pa lang kahaba, tatanim na. Pero mabilis na kasi ito kasi nakalabas na siya, 12 hours, ganyan na siya kahaba. Ang technique dito mga idol, dandahanin natin siya sa pagkuha. Para hindi maputol. Para hindi maputol, tapos pag nag-transfer tayo ng ganito, huwag po natin siya tanggalin dito sa towel natin. So magkuha lang tayo ng sapat na amount ng seedling na itatransfer natin, plus kumuha tayo ng tabo or anumang bowl dyan, lagyan natin siya ng towel, ililipat natin siya doon kasi dapat para ma-maintain natin yung moisture niya. Kasi di siya pwedeng itanim natin siya na mainit tapos wala siyang naka-open siya kasi ito matutuyo itong mga ano niya, ito mga roots niya. Yan, sakto umulan kagabi, no? Matutuyo yan, hindi rin yan tutubo. So ang nangyari ngayon, ayan siya, perfect na siya na age na para i-transfer natin. Ayan, almost 80% silang lumabas lahat. So ito, continuous pa ito mga idol. Ayan, kikita natin sila. Ayan, mayroon naman paunti yun. Ayan, continuous pa yan siya. Pag transfer natin doon sa ano, sa taniman natin, ganun gagawin natin siya, dandahanin lang natin siya. Plus kasi ito 3 days siya bago lumabas sa lupa. So pwede ba ting maano ng sample? Sample lang natin. No. Yan, so ganyan na siya dapat, no? Paano ang pagtanim niyan, Mar? Ang gaano siya kalalim itanim? Almost 1 inch lang mula sa lupa. Yan. Si Idol Maring, kaway-kaway Maring. Yan, itong mga idol. Yan. So magbibigay kami ng update later on mga idol dito sa ating pipino na nagtubo na siya mga idol. Yan. So ito po mga idol, sa pagtatanim mga idol na direct seedling natin ng Ampalaya, ganito lang siya kalalim. Yan, sample natin para masundan nyo po mga idol. So ang gagawin natin siya, yan, patayo. Sa ilalim yung ugat? Hindi po siya pwede nakaganyan. Okay, sige. Dapat patayo siya. Yan na siya. Ang mangyari yan, tabunan mo siya ng yung butas lang. Ayan. Okay. Yan, andyan pa yung ating basal fertilizer mga idol na Dufos 60% at saka ang ating 1846 na 40%. Itong Dufos natin, kasi magtatanong nasunog yan sa ano nila, sa basal. Hindi po ito yung nakakasunog ng basal. Yung basal natin kasi Dufos naman ito organic. Tsaka yung 1846 is mababa yung humidity. Tsaka matagal na natin itong nilagay, almost 1 week na. Oo. So ayan na siya, nakatayo. Tapos yung butas niya, yun lang yung tatapunan mo yan. Yan, ganyan lang. Ganyan lang kabilis. So ito ay mas tipid tips po ito siya mga idol, ha. Sana explain po namin na wala na pong gamit na seedling tray.
Yan, sa seedling 3 pa lang, minus gastos na po yun siya mga idol. Yan, papatayo lang, dahan-dahan lang, no, na huwag na maputol talaga yung ugat niya. Yan, tapos takpan lang siya mga idol. Huwag po i-tamper kasi ito. Ang distansya po ng ano natin mga idol ng ating ampalaya ay 70 centimeter each. 0.7 each heels sa isang linya mga idol. Plus ang ano natin ang ano naman niya is distance per rows 3 meters. 3 meters ang distance per rows mga idol ha. Kasi baka magkamali po kayo. Yan pipino po diyan ang ilalagay natin mga idol. Yun pa po yung ampalaya natin. So after 2 months mawala na tong pipino. That's the time na gagapak at saka bubunga na yung ating ampalaya, Marno. So tipid yan siya sa spacing mga idol. At least makukonsume natin yung kalahati diyan. Tsaka ito mga idol, pag ano natin ito, pagtapos pag tumubo na ito, check natin siya kung lagi siyang sa area kasi mayroong mainit na mga area. Itong mulching kasi nakaka-apekto yun sa pagtubo ng ano natin pag dry siya. Oo. Kasi mainit po yung paligid ng mulching. Pag once din natin siya diniligan ng diniligan, magtataka kayo basi, bakit ano siya? Yung namatay. Mamatay or nadadry? Nadadry. Ang technique lang po na ganito is lagi lang po natin siyang ano diligan or sprayer lang kahit once a day mabasa mo lang siya ng umaga para pagdating ng tanghali hindi siya agad natutuyo. Makontin yung moisture niya. So tutubo pa rin siya. Sa lumabas siya dito. Pag lumabas niya dito wala na yung problema. Ayan. Kasi ito 100% germinated na to, Marno. Yan o lahat. Yan may ugat na po yan siya mga idol. So kung mamatay siya meaning sa drought yun siya mamamatay hindi siya sa hindi nag-germinate kasi nag-germinate na po siya mga idol. Yan. So ganyan lang po mga idol ha. Itutusok lang ng daliri. Magkaroon ng maliit lang na butas. Yan tapos ilalagay ng dahan-dahan yung ano yung ampalaya seeds. Yan sa isang lata ng ampalaya mga idol usually magkano ang presyo mar ng ano natin? 2,400 ang variety natin ay Galaxy F1 yan. At saka ang laman ng isang lata nasa 470 to 475 na seeds, Marno. Almost 5 pesos ang isang piraso ng seeds ng ampalaya na kung i-compare natin mga idol kung piraso-piraso ang counting. Yan, dyan lang siya mga idol. Yan, ganyan lang siya kabilis mga idol. Pag bumasyadong malalim, ano lang siya, 1 inch lang. Hindi din siya makalabas pag malalim. Tapos hindi siya pwedeng itampo yan. 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 So usually, Mar, ilang araw nga maglabas ito? 3 days? 3 days. Mula ito pag-transfer natin ngayon. Yan. So usually, Mar, sa ganitong stage, ano usually ang mga problema ang na-encounter? Ito kasi yung malalaking bini, hindi naman to inaatake ng mga tanggam. So ang ma-encounter natin dito, yung pagtubo na drought. Oh, taginit. Ano mangyari? Pag napabayaan natin siya or na-tamper yung una na-tamper yung lupa, paglabas nito mapipigilan yung mismong paglabas ng ano, mapapansin natin siya para siyang na-malnourish. Kasi na-tamper natin yung lupa pagtanim. Oo. Oh. Pangalawa, pag hindi natin iingatan yung seeds, yung mga ugat niya mapuputol, matagal siyang lumabas. Delay siya, delay. Wala namang dumping off mar pag ganito. Kadalasan ito sa mga area natin, kagaya nito, naglagay tayo ng mga basal na organic fertilizer plus soil conditioner, hindi naman po nangyayari yung dumping off. Kadalasan nangyayari lang yung dumping off madalas yung sa seedling tray o yun na sa pinag-anohan natin yung pinaglagyan natin ng seeds anang punla bago ilipat dun sa area. Pero sa mga kagaya nito itong direct natin wala po siyang masyadong ang dumping off nito is mababa masyado kasi nga ito naka-germinate na. Ayan. Pero pag ano natin ang gagawin natin, yung direct seedling tray tayo tapos hindi tayo na ganito, madalas mayroong dumping off kasi yung iba kasing seeds hindi yun nakakalabas agad.
gawa ng hindi pa siya mature yung ano yan, yung kalabas yung mga ugat niya. So less ang dumping off sa pag-direct ang seedling na technique. Basta nakaganito na tayo. Oo. Pero pag tinanim natin siyang direkta na hindi tayo nagpaganito, possible yan. Sa seedling tray. Mas mataas yung rate ng dumping off kaysa sa dun sa tumubo. Sa seedling tray. Kahit dito, kahit yung pag dinirect mo siya na ano, kahit ano pang ano yan, gagawin mo. Basta hindi mo siya agad pinatubo dito. Hindi mo siya, yung baga, hindi mo pinalabas yung unang ugat niya yan. Oo. Ayan. Mataas yung rate ng dumping off. Kasi yung iba kasing seeds, ano lang siya, lumalaki lang yung loob pero hindi agad niya kaya ilabas yung ano niya kasi matigas yung ano nito eh. Labas na balat ng seeds. So, tapos nasa lupa pa siya ano. Kaya nangyari, imbis na tumubo siya, nalalanta lang yung seeds sa loob. So ang ending noon, hindi siya matuloy. Ang ending, hindi siya tutuloy. Kala mo tumubo na, yun pala. Ano lang siya, yung lumaki lang tapos namatay din sa sa loob ng lupa ano. Usually sa seedling tray. So yan po mga idol ha. Ito po mga idol ang ating farming guide sa Ampalaya Farming mga idol. So sana po masundan niyo po kami mga idol at saka magbibigay po kami ng guide until harvest. So ito ang ating day 1 ng pagtatanim ng Ampalaya. At ang ating variety ay Galaxy F1 ng East West Seeds Company mga idol. Yan. So ulitin ko po mga idol, summary po ang distansya po ng ating Ampalaya, its hills po mga idol ay nasa 70 cm or 0.7 meter mga idol, at saka ang distance per rows doon pa po mga idol sa kabila, hindi ito siya kasali, so nasa 3 meters po mga idol its rows ang distansya, at saka ito mga idol hindi kasali dahil ito ang ating pipino farming. So kung napanood nyo po, magbibigay din po kami ng farming guide dito sa ating pipino farming from day 1 up to harvest. Yan, ganun din po dito sa ating Ampalaya farming. So, yung dalong run mga idol, samahan nyo po kami at saka magbibigay po kami kung ano yung mga common problems na may encounter namin sa Ampalaya farming at saka kung ano yung mga management. Tama ba parang Jomar? Yan, at saka syempre kung ano yung mga gagamitin nating mga inputs dito, magkano ang financing at saka magkano ang kita sana po pala rin sa presyohan. Yan mga idol. Yan. Parang Jomar, may last words ka pa ba sa kanila? Wala na mga idol kasi ito lang. Tandaan lang lagi dito sa pagtatanim ng Ampalaya, ingat lang lagi. Kasi masilan po yung Ampalaya. Ayan, so ito mga idol ang technique ni Parang Jomar, nakakaiba. Ang direct seedling ng Ampalaya, hindi gumagamit ng seedling tray para minus gastos. Ayan mga idol, maraming salamat. Happy farming po mga idol. Okay, kawai, Parang Jomar.